This is the best way. I'm coming from Elsa, West Avenue, and I'm going to Sampaloc specifically going to Nagtahan Bridge. Nagtahan Bridge is the bridge connecting Sampaloc area and Paco, Manila. Sampaloc, Manila and Paco, Manila. And that is where vehicles going to Makati, vehicles going to the South Luzon Expressway, and also vehicles going to Paranaque, Las Piñas, and going to McKinley via Gate 3 of the Port Bonifacio, and as well as to Terminal 1, Terminal 2, and Terminal 3 of the Ninoy Aquino International Airport. So when you look for an alternative route going to Makati, instead of taking EDSA, if EDSA is really jam-packed with vehicles, especially hours in the afternoon like this, I tell you, you can take West Avenue and going to, this is Quezon Avenue now. Quezon Avenue leads us to Quiapo, Santa Cruz, Divisoria area, to the University of the Belt. University Belt, sorry. To the U-Belt. And this is it. Okay, Quezon Avenue. Ito na po yung Quezon Avenue. At papailalim tayo sa tulay sa ilalim ng o daan sa ilalim, underpass galing sa ilalim ng General Gregorio Araneta Avenue. Itong Quezon Avenue na ito ay nanggagaling po doon sa Science Road at saka sa Elliptical Circle or Elliptical Road. Yung roundabout na tinatawag na Quezon Memorial Circle. Ako po ay patungo ng Sampaloc at Nagtahan area. So nasa ilalim tayo kanina ng tulay. Yan, palabas na po tayo ng underpass ng Gregorio Araneta Avenue at ng Quezon Avenue. Nasa Quezon Avenue po ako. At kung matraffic po ang EDSA going to Makati, dadaan ng Kamuning, Cubao, Ortega Center, then Guadalupe, then Makati, then Pasay, then South Luzon Expressway, or sa airport, international airport, Terminal 1, 2, and 3. Itong Quezon Avenue patungo ng Rojas Boulevard at Quiapo, or ito yung dadaanan mo kung pupunta ka ng Divisoria, ay napaka ganda po ng kondisyon, although medyo mabagal lang po siya sa hapon na ito dahil po sa mga kumakanan na yan. Yan ang NBT na ito na sasakyan ay kakanan, kung kaya nabablock nila yung padiretso. Pero kung padiretso lang ho tayo, maganda naman yung kondisyon ng traffic ko dito. So kaya po ito binibideo sapagat ito po yung alternate route natin. At pag tinuloy-tuloy niyo po ito, mararating ninyo ang Quezon Boulevard underpass. Pag kumanan kayo bago mag-underpass, ay mapupunta kayo ng Blooming Street, Tayuman, San Lazaro, via Dangwa, and then leading you through Bonifacio Avenue. At ang dulo ng Bonifacio, A Bonifacio Avenue,
ay ang North Luzon Expressway, Balintawak Entry. So, kung papunta ka ng Cavitex or Airport, o kaya para niya kay Las Piñas area, halimbawa, Alabang Zapote Road, at manggagaling ho kayo dito sa Balintawak, manggagaling kayo dito sa SM North EDSA area, maganda ho kung nasa EDSA kayo, kakanan kayo ng West Avenue, and then dulo ng West Avenue, which is Quezon Avenue, kanan ulit kayo. At ito ho, ito na yung tuloy-tuloy. At ang dulo po ng Quezon Avenue ay pag kayo ho ay pupunta sa Buendia via Makati, at ayaw nyo pong mag Quezon Avenue passing Quiapo, meron din po kayong option. At ang option na yan ay yung paglampas dito sa Dituwaso na ito, ay meron pong U-turn na pabalik ng Dituwason. Sige po, kung nais ninyo itong aking itutour, itong mga inner streets naman that could bring you right away to Nagtahan. Okay, sa Nagtahan, pag tinawid ninyo yung Nagtahan Bridge, ayan, mag-U-turn po tayo going to Nagtahan, kasi pag tinawid nyo po yung Nagtahan Bridge galing po dito sa area natin na ito, dadalhin kayo ng inyong biyahe doon sa Osmeña Highway passing by Paco from Pandacan, Paco, and then going to Makati. Then pwede din po kayong kumanan sa Quirino Avenue, Paco, Manila, para dalhin kayo sa Ruas Boulevard, para marating din po ninyo yung Philippine International Convention Center or PICC, at hindi na po kayo dadaan dito sa Quiapo, Luneta, at saka ng Taft Avenue. Alright, tuloy-tuloy lang kayo, at kakanan tayo sa area na ito. Ayan ho, yung traffic lights sa ating harapan ay Dituwason, at kakanan na po tayo dyan patungo ho ng Sampaloc, at ipapakita ko sa inyo ang mga daanan dyan. Ayan. Okay. Okay, naka-U-turn na po tayo from Quezon Avenue, Quezon City, bago dumating ng Welcome Rotonda ay nag-U-turn tayo, so magra-ride tayo ng Dituwason para ho dumaan doon sa mga inner streets itong Sampaloc para marating natin ang Nagtahan. Ayan. So ang video na ito ay naglalayon ho ng mga alternative routes para ho mahanap natin ang maginhawang paglalakbay, at madadala tayo sa ating lugar na paruroonan na nakasave tayo ng oras, nakasave tayo ng krudo. Okay, so ito naman ho yung traffic light sa crossing ng Espanya or E. Rodriguez Senior Avenue at ng Dituwason. Ayan ho, tatawid na po tayo ng E-Rod Senior Avenue at nasa Dituwason po tayo. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kaibigan, at meron lang pong maliliit na kalsada sa bandarian. So yan po mga kaibigan, tumawid po tayo ng Espanya Boulevard or E. Rodriguez Senior Avenue. Ngayon po ay sa Data Street. Tinatawid natin tong Data, pagkatawid natin ng Santo Tomas Street. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ayan. At diretso, di ba walang traffic kumpara doon sa Espanya kanina,
at saka sa EDSA. Ayan. Dadaanan natin ang Luscott Avenue or Street. Pagkatapos, Ilostre. And then, and Ramirez. Lahat ng yan pakaliwa ay patungo yan sa Welcome Rotonda. Lahat ng yan pakaliwa ay patungo yan sa Banawe at Gituason Avenue. Pagka tinuloy-tuloy nyo po yon, ay makakarating mo kayo ng G. Araneta ulit. So tayo ho ay tuloy-tuloy lang. Ayan, mayroong mga tricycle na nakaparada. Hindi tayo makadaan. Okay, so yung susunod natin mapupuntahan ay yung tatawirin po natin yung kali na yan patungo ng Blooming Tree Street. Okay, pag nag-waze po kayo ay may mga panahon na accurate naman, pero meron din mga panahon na sorry na lang. Kung bago kang nagmamaneho at dito ka dadaan, susundan mo ang advice na ito, ay kailangan ho ng extra ingat sapagkat may mga masisigip talagang daan dahil lang po sa mga parking magkabilang bangketa, kabilang side of the road. Katulad doon itong malaking kalye na ito, marami hong parking kahit sa gitna ng island, Central Island, ay merong nakaparking. Isang lane sa kabila, isang lane sa kabila. So, yan po ang nag-focus ng traffic sa lugar na ito. Hindi uuso ang helmet dito sa mga nagmumotorsiklo rito. Lahat po sila ay hindi nag-i-helmet. Kinoconsider nila kasi ito na parang private road nila. So ito po, nandito tayo sa Sobriedad Street. Yan. Lulusot tayo doon sa may Holy Trinity Academy na yan. Tuloy-tuloy ho. Ito po ay Sobriedad Street. At ang Sobriedad Street ho ay tuloy-tuloy na ito hanggang doon sa Arsenio H. Lacson Avenue. Sino ba yung A.H. Lacson Avenue? Siya po yung pagkaliwa, diretso na nagtahan, bridge, pagkumanan, diretso po ng Tayuman, Manila, o kaya via Dangwa ay patungo ng A. Bonifacio, tungo ng A. Bonifacio hanggang sa North Luzon Expressway. Ayan, ito po yung Sobriedad. Bahagyang kakaliwa, tapos tuloy-tuloy pa din yan, at bahagyang kakanan nag letter S ng kaonte. Okay, yan ho yung kalye na yan na Sobriedad Street. Tapos napuputol ho yan dyan dahilan dyan sa railroad system, kung kaya ang pagpunta doon sa kabila ng Sobriedad ay kailangan mong kumaliwa dito o kaya kumanan. Okay, so ang pipiliin natin ay ang kumanan. Yun yung kabilang ibayo na yun. Yun yung Sobriedad na putol dahilan sa railway system. At itong kalye na ito na pinaka kabila ng Galicia ay ginawa na rin ho nilang private parking. Ayan ho, makikita ninyo may mga naka-reserve pa, nilalagyan nila ng mga goma, mga sirang gulong. Ayan, karoon
nagkaroon sila ng private parking. Dito ho tayo masyadong na traffic nung Sabado kasi meron daw po silang kapiestahan. Ang question ko, ang dami-dami nung mga ginagawang kalye tapos napagsasangan pa nila dahil sa piyesta. Ayan. Kapag lagpas natin dito sa relays na ito, pagka kumanan mo kayo ng Algeciras, yun, tatawirin nyo ulit yung sobriedad. Pero tayo, dahil pupunta tayo ng nagtahan, dito tayo pupunta. At nandito po tayo sa Conrades Street. Yan. Conrades Street, crossing Cristobal. Ayan. And then, kakaliwa tayo dito sa ano ba ito? Yeah. Kakaliwa tayo dito sa kalye na ito. Itong kalye na ito ay tinatawag na Vicente Cruz. Okay? Vicente Cruz. Ayan, Vicente Cruz. Tapos sa kabilang dulo, pagtawid natin dito ng G2Ason, ay hihinto po muna tayo para magpa-car wash. Okay. So yun, pag diniretso nyo ito, Vicente Cruz, makikita nyo na ho yung Ramon Magsaysay Avenue pag kumanan patungo na sa San Miguel, Malacañang Palace, patungo sa U-Belt at Ligarda, and then ang labas ay Recto Avenue or yung tinatawag na Claro M. Recto Avenue. At kapag nag-U-turn ka, pabalik, Ramon Magsaysay, dadalhin po kayo nito sa Araneta Center, Cubao, Quezon City. Okay, salamat sa inyo mga kaibigan. Ganito na lang muna, magpa-car wash muna tayo. Okay?